Magandang araw mga kapinta. Medyo katanghali ang tapat pero magkakape pa rin tayo. Kung napapansin nyo, meron tayo ditong isang magandang upuan. Kinis na kinis. Kaya Rick, saan pong gagawin natin dito? Tayo'y magpo-portrait at ang surface natin ay itong magandang upuan na ito. Ito'y pinakiusap na gawan ko ng paraan para may lagay ang portrait dito sa upuan. Anong portrait? Ang ilalagay natin dito? Ang aso. Portrait ng aso ang gagawin natin dito. Okay! Kaya yun. Saan magustuhan at magawa natin na maayos. Anong aso? Alam ko si Chu. Si Chu ang aso na ilalagay dito. Tapos dito, pag mumukain mo siyang naka-3D. Yes. Kaya gagawa natin na para lumapalabas natin na 3D siya. Anong materials ang gagamitin natin? Siguro ang gagamitin ko dito ay acrylic paint. So, inanda ko na rin ang gamit doon. So, susubukan natin gumawa dito ng acrylic naman ang gamit. So, yun. Sige, ano? Sama na? Tara. Ano? Tara. Sabihin mo na tayo. Ayos. Mag-i-sketch tayo ngayon. So, pag nag-sketch, isa sa mga techniques na sinasabi ko nung dati ay ang tinatawag na shape. Kukunin mo muna yung sukat, kanilang shape, bago ka mag-finalize. At saka, isipin yung painting, dapat ini-interpret ng artist, hindi siya ang ini-interpret ng kanyang artwork. Kanang gamit. Yun. Okay guys, after makuha natin ng shape, nakuha na natin ang sukat ng sa taas at saka sa baba, then kukonsume natin yun na hanggang doon lang tayo, hindi lalagpas para ma-maximize natin ang space sa taas at sa baba. Siyempre, unahin natin yung mga shapes bago tayo gumawa ng detalye. Guri-guri lang muna, padahan-dahan at lalabas din yan. Yung sinasabi nila, pagdating sa pintura, pahid-pahid lang, dut-dut-dut-dut lang, at lalabas din yan. Ayan, so, after makuha mo shapes, pwede ka na mag-sketch din ng rough pagdating na sa details. So, ako, ginagawa ko, nilalagyan ko na lang dito ng lines kung saan ma-distinguish ko yung mga shadings. So, saka maglalagay ng putik-utik na detail. At isa sa mga technique siguro guys na inaano ko sa inyo na pagdating sa sketch, try nyo gawin na hindi naangat ang lapis. Try na exercise nyo yan. Mas free kasi ang kamay mo pag yung hindi naangat at saka yung focus mo nandun mismo sa na-sketch mo. Kaysa naman yung kadalasan na naghahawak sabay ganun, sabay ganyan. Na, minsan nakaka-distract eh, pero pag nag-sketch, isa sa effective na exercise, pag nag-sketch ka, ay halos huwag mong paangatin ang yung lapis sa surface. Mas nakakaano kasi ng focus 'yon. Nakakakuha kasi lalo ng focus. So ngayon, ginagawa ko pati ang shading, ginagawa ko lang sa big shapes para mamaya madali na sa akin paano magkulay kasi halos puti pa naman 'to. Ayun. So pag nakita ko na lahat ng shapes na kung saan ako pwede maglagay na ng shadows or shadings, ayun, okay na yun. Importante nakuha mo yung shape, proportion, yun, kaya mabilis ang gawa. Ayan. So, ito ang tatry ko ng kulayan. So, dito parang rough sketch pa lang, tinitignan ko pa lang kung okay ang kapit ng pintura at pag okay, di masaya mamaya. Pag hindi okay, gagawa na paraan. So, titingnan ko muna, depende sa texture ng ating surface, medyo madulas. Pero pag pinatuyo natin ito at magandang kapit ng pintura, so, okay lang. Okay guys, ito, ginagawa ko ngayon ang mga highlights muna. Saka na ako maghalo ng kulay, tinitingnan ko pa ang surface natin, baka hindi ko malapang gaano ang pintura. Acrylic color, nabibili sa mga art supply. Ayun, so ngayon, inano ko muna ang highlights. Kung saan posibleng puro puti lang muna. Then,
ang iba pang ikukulay ko dito yung may halo ng kulay. So parang ito ay naka-base pa lang to ha, base. Wala pa ako sa talagang detalye. Dito naman, inano ko lang yung shades. May shades na, ginamit ko lang na kulay ay may shades. So, ang mangyayari dito, magtitimpla o magpipremix ng ibang kulay. So, ito ay rough pa lang para lang naman makulayan ko ang surface. So, halos flat lang muna. Huwag kang matakot kung ikaw ay lumagpas o ano man. Kasi pwede yung burahin. Ito maganda pag acrylic, kayang burahin. Samantala, pag iba na ang ga, tulad ng watercolor naman, napakaingat na dapat doon. Guys, itong magandang pagkakaiba ng acrylic sa watercolor dahil ang acrylic, pwede mong patungan pag ikaw ay may nakita kami mga adjustments. Samantala sa watercolor, once na nagkamali ka, talagang kung pwede umulit ka na lang kung hindi ka nasisiyan sa iyong gawa. Kasi hindi niya na kayang baguhin yun. So yun ang pagkakaiba. Papatungan lang ng puti. Pagdating sa acrylic, kung may gusto kang baguhin, papatung lang ng puti. Unlike sa watercolor, talagang kung ano na ilagay mo, hindi mo na mababago. Ayun, isa yun sa trivia sa paggamit ng watercolor compare sa acrylic. After nito, pag na lagyan nyo na ng base, kasi para matanggal ang dulas ng ano, ng surface, papatuyin natin, then pwede na tayo magdagdag ng detalye. Kung hindi man natin mape-perfect ang detalye, at least pakunti-kunti. Yun, pag nadagdagan na, maya-maya, mabubuo na. So, kinukulayan ko lang lahat ng surface para mamaya, detalye, tatalab na lahat ng pintura natin, hindi na siya dudulas tulad ng una nating base, yun no? Yun. So, antayin na muna natin matuyo. Mga pagkapinta, eto ngayon, nag-dudot-dot. Hindi pa naman to, kinukuha ko pa lang yung mga shades para makita ko paano, para mamaya madali na lang magbigay ng detalye sa bawat hugis nito. So, dinudot-dot-dot ko lang muna. Padahan-dahan, putik-putik, at maya-maya, lalabas din ito. Ang gusto. Okay mga kapinta, pagkatapos nating patuyuin ng ano, ang base natin, unti-unti na natin lagyan ng pagdudut-dudut ng mga kulay ayon sa ating impresyon, at utik-utik mapapansin natin na hindi natin na hindi natin namamalayan na nagdedetalye na pala tayo. So hanggang sa utik-utik lang, padahan-dahan, at kusa din siyang lalabas ang ating gustong mangyari. Ayan, so ito na yung ginagawa. Yung shadow, nilagyan ko ang kulay, mga color na combination of French henna, navy blue at saka
tsaka burnt umber para lagyan ko ng white para kumapit lang kasi pag hindi ko nilagyan ng white tutulas sila. So ito na ang nagawa na lang ako ng shadow shades at shadow niya ng background. So hindi ko gagalawin ang natural na color ng upuan, but lagyan ko lang ng shades para magkaroon ng depth na tinatawag depth na makikita na parang perspective. So parang dyan lumalabas ang illusion, para lumabas na para siyang 3D effect. So ayun, pipinuhin lang natin ng bagya. So mga kapinta, ito na ang ating final output sa activity na to. Ayun, sana nagustuhan nyo ang aking munting painting. So mga kapinta, tapos na tayo ngayon sa ating project na binigay sa akin bilang sa komisyon. So sana magustuhan niya ang aming gawa na portrait na si Tzu. Kaya ayun, maganda na. Bukasan to na yung mga kapinta. Nasa upuan, sandalan ka ng upuan. Sana magustuhan ni client. Ano? Ang galing? Tzu. At bago nga pala matapos ang aming video mga kapinta, maraming salamat po sa Green Stevia. So dahil kami ay healthy living na, hindi na kami gumagamit ng asukal, Green Stevia na po yung aming ginagamit. Ayan. Kung gusto nyo umorder nito, available po ito sa mga ano, sa supermarket, Robinsons, SM Supermarket, sa mga Mercury Drug. So, gusto nyo ng Green Stevia, healthy living, lalo sa mga diabetic, Green Stevia na. Ano kay Alex? Ayos ba, bro? Okay, so, okay. Dahil kami mahilig sa kape, isang stick lang ng black coffee din stevia, okay na. Solved na. Thank you, Green Stevia. Let's go. I-shout out pala muna natin yung ating mga subscriber na nagpapa-shout out. Salamat po sa inyo. Unang-una si Mel Flores. Yan, napaka-supportive. Lalo na sa kapit-pinta sa X-Rider PH, Redrick PH. Yan. Mga napaka-loyal supporters nito, si Mel Flores. Next is De La Paz Workout Channel. So, shout out sa iyo, sir. Maraming salamat po. So, meron pa tayong Gochok Tanesco. Gochok Tanesco. So, shout out sa iyo from Kapit Pinta. And nagpapa-shout out din Faltado Family. So, shout out po sa inyo, Faltado Family. Enjoy watching po. Siyempre, yung ating napakasugid na commentator. Napakahilig mag-comment ito. Napaka-idol din ito. Crispin sa iyo. Shout out sa'yo, Idol. Idol. Crispin Liceo ng X-Rider PH. So, syempre, shout out din natin ng ating mga kaibigan, X-Rider PH at saka Redrix PH. Salamat sa inyo, mga Idol. Ayan, ikaw kay Alex, may mga shout out ko ba? Sa akin naman, syempre, shout out ko ang aking maganda at mabutihing asawa, si Ma'am Ivy, ang aking Tres Marias, na si Ishra, si Bungge, si Indira, at si Pachuchot, Ilaira. Siyempre, shout out ko rin sa probinsya, sa Negros, ang aking makisig na tatay, Papa Art, maghari, ang aking kapatid, si Alain, at siyempre, si Tito Joey, Kitko, at saka si Tito Herbie, Kitko. Yun, sa Negros Occidental. Shout out po sa inyo. At siyempre, shout out sa aming pinakabagong sponsor po. Maraming salamat po, Green Stevia. So, napaka-thankful po namin. Sponsor po natin, Green Stevia. So, salamat, shout out kay Ate Len ng Green Stevia GX International. Len Felismino.